Hello everyone, welcome to our Salad Master Culinary 101 Back to Basics with Chef Quincy. And today, very exciting yung ating lulutuin. Madadali lang po yung lulutuin natin, lalo na pag ako nagturo ng cooking. Ito po yung lulutuin natin ngayon, yung ating sizzling sisig. Pinaka-exciting part kasi gusto kong ipakita rin sa inyo on how to fry the bangus na wala pong mantika. Kasi isa sa mga matalsik na luto natin ay yung ating bangus. Start na tayo. So ito yung part na paborito ko, yung belly part. Kasi yung mandang ulo tsaka yung dulo, na-fry ko na siya ahead of time para at least maaga po tayo matuto. Mabilis. So, ito yung aking boneless bangus. So, tinitira ko yung aking belly kasi, yung belly part ng bangus, kasi ginagamit ko siya for breakfast. So, season lang natin siya with salt and pepper. Yun lang po, salt and pepper. Huwag kayong mag-add ng kung ano-ano, suka, whatever. Kasi gusto ko malasahan nyo yung natural taste ng ating bangus. Ito ang gagamitin natin, 12.5 gourmet skillet. Napakaganda niya. Good for frying. Good yung size niya. For frying ng tilapia, dalawa kasya na yan. So, before natin i-fry, itong technique sa salad master, we need to test the water. If it's rolling, ibig sabihin, preheated na. So, hindi na siya didikit doon sa ating lulutuin. So, ito na yung ating bangus, ha? Yan, skin up. Palagi po tayo magluluto ng bangus, skin up. Imagine nyo, wala tayong talsik. So, hindi kayo parang nakikipaglaban, di ba? Yung ngayon, gano'n, may sword, tapos may pangsangga. So, ito na. Wala na. No oil. Okay, done na yung ating bangus. So, ito yung gagawin natin. I-shred lang natin siya with 2 pork. Ganun lang kadali. Ito na. Ang bangus natin is it lowers the risk of cardiovascular disease. So, syempre, rich in vitamin B12. Kailangan natin yun sa nerve, di ba? So, done na. Yung mga skin, pwede natin ilagay dun sa mga dininding para mas may lasa pa. So, shred lang natin siya through pork. Ito na yung mga pre-cook natin. Yung mga dulo, bandang ulo. So, ang gagawin, so ito na, mimix na natin all together yung mga remaining ingredients niya. Sorry. So, lalagyan na natin yung ating sibuyas. And then, added sili para pa ma-enhance yung ating lasa. Konting kick lang. And then, calamansi. Then, pepper. And then, salt. Mix. Then, ang kagandahan ng 12.5 natin, detachable yung mga handle. So, pwede siyang serving ware. Pour na natin yung ating sisig bangus. Pwede po tayo magdagdag dito ng egg kung gusto nyo. But this is my version of sizzling sisig. Hi, this is Chef Quincy, and this is my own version, gristless sisig bangus. Ciao!